What's up guys? Welcome back to my channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. Kumusta naman kayo? Matagal tayong hindi nagkita. Sa mga dati nang nanonood dito, salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. Sa mga baguhan naman, sana marami kayong mapulot sa mga lectures natin dito. Bagay na bagay kasi ito sa mga hindi natapos ang income taxation, sa mga reviews ngayon. O kaya kung gusto mo lang i-refresh yung sarili mo, panoorin mo yung mga videos natin, ano? Kahit pa paano naman eh, meron kayong makukuha dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, click mo na yung subscribe button. Click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon sa series na to ay yung tungkol sa individual income taxation. Kung gusto mong malaman kung magkano nga bang dapat bayaran na tax ng isang sole proprietor o ng isang negosyante, o kaya ng isang empleyado, ay tapusin mo ang buong series na ito. Sana pagkatapos ng series na ito ay mahaba na yung buko. Okay? So ano pang hinihintay natin? Let's get it on! Welcome sa part 1 ng Individual Income Taxation Series. Dito ang pag-uusapan natin ay kung sino-sino nga ba yung mga kasali sa tinatawag na individual taxpayers. Sa mga nakaraang video, ang pinag-uusapan natin doon is yung mga corporate taxpayers. Pero this time, pag-uusapan natin is yung mga individual taxpayers. Malalaman natin kung sino-sino nga ba yan. Dito, pag-uusapan din natin kung anong tax scheme ang applicable dito sa mga tinatawag nating individual taxpayers. Specifically, ito yung magiging laman ng lesson natin. Pag-uusapan natin na papakita ko lang sa simula yung mga relevant tax laws and regulations na pwede nyo basahin. Di-define natin yung income tax. Di-discuss din natin yung different types of taxpayers, yung types of individual taxpayers, classification ng taxpayers, at yung importance niyan. Magkakaroon din tayo ng ilang illustrations, Q&A, and some illustrative problems. At sa dulo, pag-usapan natin yung taxability ng individual taxpayers. Okay. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang muna ulit i-share ang isang quote, which is a Chinese proverb. Ito, parang gusto ko ito eh, no? The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Diba? Hindi na kailangan yung paliwanag kung ano bang ibig sabihin niya, ano? So, gawin natin kung ano yung pwede natin gawin na ngayon, bago pa maging huli ang lahat. Okay, moving on. Ito na yung sinasabi kong relevant laws and regulation na may kinalaman sa individual income taxation. Siyempre, kasali dyan yung ating National Internal Revenue Code o yung ating tax code. Tax code of 1997. At ang pinakamalaki ang impact dito sa pag-uusapan natin is yung Republic Act 10963 or yung tinatawag nating train law. At yung train law na yan, meron yung implementing rules. Nakalagay yun sa Revenue Regulation Number 8-2018. Ibig sabihin, pag binasa mo yung R8 10963, eh, basahin mo na rin yung RR8-2018 at basahin mo na rin yung RR Number 11-2018. Pati yung RR14-2018 at yung RR number 1-2019. Okay, so pag nabasa mo yan, tsaka na ulit magbasa ng iba na nandoon sa BIR website. Okay. Ngayon, ano nga ba yung tinatawag na income tax? So, si BIR ang pasagutin natin. Ang sabi ng BIR, income tax is a tax on a person's income, emoluments, profits arising from property, practice of profession, conduct of trade or business, or on the pertinent items of gross income specified in the tax code of 1997. So, yung mga binanggit na yun ay panay income ng isang person. Okay? Tuloy natin, less the deductions, if any, authorized for such types of income by the tax code as amended. Ibig sabihin, income less
deductions. Ang tawag nga doon sa tax na tax code natin yung mga allowable deductions. So ang income base sa definition na to ay nanggagaling pwedeng sa practice ng profession o kaya nakabenta ka ng property o kaya nagnegosyo ka, etc. So yung tax na ipinapautaw doon, tawag doon income tax. Okay. Ngayon, tuloy natin. Usapan natin yung types of tax payers. Okay? So, generally, dalawa yan. Meron tayong individual taxpayer na tinatawag at meron din tayong non-individual taxpayer. Yung mga individual taxpayer, kasama dyan yung mga tinatawag nating, ito yung pag-uusapan natin, ano? Mga self-employed, professionals, employees, at yung tinatawag na mixed income. So, mamaya explore pa natin yan. Sa non-individual taxpayer naman, kasama dyan yung mga corporations, partnerships, at yung iba pang taxable kagaya ng isang corporation. So, pwede mong balikan yung mga videos natin or lectures natin regarding sa corporate income taxation. Okay. So, ang focus natin dito, inuulit ko lang, is yung individual taxpayer. Okay. Tali natin. So, sino nga ba yung individual taxpayer na yan? Binanggit ko na kanina, diba? Sila yung self-employed or yung mga negosyante, sole proprietor, yun yun. Self-employed. Okay. Kasama rin dyan yung mga professionals. Professionals kagaya ng doktor o kaya professional kagaya ng isang singer, actor, o yun yung mga kasama dyan. Kasama rin sa individual taxpayer yung mga employed o yung mga empleyado, employees. Okay? Empleyado ng gobyerno o kaya empleyado ng private companies. So, kasama sila sa classification na yan. And then, meron din tayong tinatawag na mixed income earner. Sabihin, pwedeng self-employed tapos may trabaho, may negosyo, may trabaho, pwedeng ganun. O kaya isang actor tapos may negosyo. Diba? Yun yung mga tinatawag natin mixed income earners. So, yan ang focus natin. Bali sa part 2, yung self-employed tsaka professionals, dun yun ang focus natin. Sa part 3, yung employed, and then sa part 4, yung mixed income earners. Okay, tuloy natin. Classification naman tayo of individual taxpayers. Excuse me po. Okay. Ano-ano nga ba yan? Mahalaga kasi ito eh, no? Classify natin ang individual taxpayers is sa isang citizen and alien. Yan. Okay. Pag sinabi natin citizen, meron pa yung tinatawag na resident citizen o kaya naman non-resident citizen. At pag sinabi namang alien, meron pa yung tinatawag na resident alien o kaya non-resident alien. So, explore pa natin yan maya-maya. Ang tanong, bakit mahalaga yung classification na yan? May pagkakaiba kasi ang ruling sa citizen, sa alien, sa resident, at non-resident. Okay? Pero gusto kong tandaan mo lang sa resident citizen, non-resident citizen, resident alien, tsaka non-resident alien, tanging ang resident citizen lang ang taxable worldwide. Ibig sabihin, yung kita ng isang resident citizen dito sa Pinas at yung kita niya sa abroad kung meron man ay parehong taxable. Kasi may subject sa income tax. The rest, yung non-resident citizen, non-resident alien, non-resident resident alien, yung mga yon taxable lang sila sa kanilang income na manggagaling dito sa Pilipinas. So, ulitin natin. Only resident citizens are taxable from sources of income within and outside the Philippines and all others are taxable from sources of income within the Philippines. Okay? Okay, explore pa natin yung classification ng taxpayers or ng individual taxpayer.
Gaya ng sabi ko kanina, ang isang individual taxpayer ay pwede yung maging citizen o kaya ma-classify bilang isang alien. Pag sinabi natin citizen, Pinoy, Pilipino. Pag sinabing alien, foreigner. O, ganun lang kasimple yan ha. Ang isang citizen or ang isang Pinoy ay pwede pa natin i-classify as a resident citizen o kaya naman as a non-resident citizen. Pag sinabi nating resident citizen, madali-dali ito, ito yung mga Pilipino na dito nakatira sa Pilipinas. So, natural naman na ganun, ano. So, Pinoy na dito nakatira sa Pilipinas, resident citizen. Pag naman sinabi nating non-resident citizen, ito yung mas madiwara siguro ng konti. Ito yung mga Pinoy na nakatira sa abroad. Yun ang una. Okay, ito yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa abroad. Maaaring may kontrata doon sa abroad, kaya matagal nandun. O kaya naman nakalagay dyan, or stays abroad for 183 days or more. So, tandaan mo yun na, 183 days or more. Sa batas kasi natin, ganito yung kung paano natin i-classify as non-resident citizen. Ano yan eh? Dalawa. Una, ang pagbabasihan mo, yung intention niya. At pag wala, hindi natin ba-determine ang intention. Ang pagbabasihan is yung length of stay. Limbawa, magtatrabaho sa abroad, may kontrata sa abroad, let's say, 3 years. So, ang intention, kaya pupunta ng abroad is magtatrabaho. Automatically, pag alis niyan dito sa Pinas, yan ay ikaklasify na agad as non-resident citizen. O kaya naman, halimbawa, kaya pupunta ng abroad kasi nga doon natitira, magmamigrate na doon, di automatically rin yan ay ikaklasify upon departure as non-resident citizen. Ang problema, kung di mo malaman, ba't nagpunta doon sa abroad? Eh, may solusyon ng batas dyan. Ang pagbabasihan natin is yung length of stay doon sa abroad. Pagkasabi, kapag nagstay ka for at least 183 days sa abroad, ang classification mo na ay isang non-resident citizen. Okay. Tuloy natin. Ang isang foreigner naman or alien ay pwedeng i-classify as a resident alien or a non-resident alien engaged in trade or business. Ayun. So, non-resident alien engaged in trade or business. At pwede rin non-resident alien not engaged in trade or business. Ngayon, mahalaga itong mga ito kung bakit may classification ng mga ganyan. Ano? Ngayon, pag-usapan muna natin, ano ba yung, o sino ba yung resident alien na tinutukoy? Sinabing resident alien, ito yung mga foreigner na dito na nakatira sa Pilipinas. Okay, may bahay na sila dito. O maaring may asawa na nga dito. Ganun. Resident alien. O kaya naman, may trabaho dito sa Pinas. Nakalagay dyan, or whose work requires an extended stay here in the Philippines. O kaya siya nandito, eh meron siyang work or may kontrata siya dito. Although wala siyang bahay dito, pero dito siya nakatila dahil nga sa work niya, o resident alien ang tawag doon. Okay. Kapag sinabi naman nating non-resident alien engaged in trade or business, ito yan. An alien who stayed in the Philippines for a total period of more than 180 days. Sabi ng batas, you are deemed engaged in trade or business. May negosyo ka man talaga o wala dito sa Pilipinas, pag nagstay ka dito, ang sabi bilang isang foreigner ng more than 180 days, so engage in trade or business, classification mo. Okay, kanina, pag nakatira na dito o may trabaho dito, resident alien. Kasi nga, dito sila tumitira talaga. Ngayon, pag less than 1 year, pero more than 180 days, o non-resident alien engage in trade or business. Paano kung 180 days sakto? Okay, eto na yon.
An alien who stayed in the Philippines for a total period or aggregate period of 180 days or less. Oh, yan ay sagot sa tanong mo. Non-resident alien na sila. Not engaged in trade or business. Okay? Yan. Tuloy natin. Ngayon, Q&A muna tayo. Okay. First question. If a resident citizen left to work abroad on July 1, 2018 for at least 3 years, ibig sabihin may kontrata siya ng 3 years doon, what shall be his classification for tax purposes for the taxable year 2018? Okay, resident citizen siya pero umalis siya ng July 1 kasi magtatrabaho siya doon. Ano sabi natin kanina? I-mitin natin yung intention o may intention magtrabaho dun sa abroad. So, probably, medyo naisip mo na siguro kung ano yung sagot, ano? Ang sagot natin, he shall be classified as a resident citizen from January 1 to June 30. Kasi nandito pa siya nun, tama? Pero, i-classify na siya as a non-resident citizen from July 1 to December 31, 2018. Ibig sabihin, from January to June 30, itatax ang lahat ng income niya dito sa Pinas or at kung may income siya galing sa abroad, taxable lahat yon. Pero pagdating ng July 1 hanggang December 31, doon na siya magtatrabaho, tama? Ang itatax na lang sa kanya ay kung meron siyang income from the Philippines. Pero yung susweldohin niya doon sa abroad, ay hindi na yun itatax sa atin. Okay? So, madali-dali, ano? Next question. Ito ay para review lang itong pangalawang question eh. When is a non-resident alien considered engaged in trade or business? Ayan, nakababanggit lang dito kanina ya. Okay. Ang sagot, if he stayed in the Philippines for an aggregate period of more than 180 days during the year, siya ay ka-classify as engaged or non-resident alien engaged in trade or business. At kung gusto mong malaman ng legal basis niyan, is basahin mo yung section 25A1 of the tax code. O, dun mo makikita yan. Okay. Tuloy natin. This time, konting problem solving lang naman to para ma-illustrate natin yung ating mga pinagsasabi dito. Basahin ko ha. A non-resident citizen arrived in the Philippines on July 31, 2018. O, ulitin ko ha. Non-resident citizen arrived on July 31, 2018. Bakit siya dumating? To reside permanently after many years of living abroad. By the way, yung tanong natin, how much is his taxable gross income? So, bumalik siya ng July 1 at dito na siya titira. The following data for the year 2018 on his income are made available. Ito yun. Gross income, foreign sources, January 1 to July 30, 500,000. Kasi nga, ito siya sa abroad, ano, maaaring sinweldo niya dyan, doon yan. Okay, may negosyo sa doon. So, yan yan. Gross income, Philippine sources, from August 1 to December 31, 300,000. Sa huli, gross income, from foreign sources, August 1 to December 31, so may kinita pa rin siya galing abroad, 400,000. How much is the taxable gross income? Okay, ito ang sagot. The answer is 700,000. Eh, bakit 700,000, sir? Ganito yan. From January to July 30, the taxpayer is classified as non-resident, tama? Kasi nandun pa siya sa abroad nun. Therefore, his income from foreign sources is not subject to income tax. O, di ba? Rule natin. Ang isang non-resident citizen ay taxable lang sa kanyang income from the Philippines or from within. O, kaya yung income niya, January to July 30, is hindi natin isasama. However,
From August 1 to December 31, his total income from all sources within and without shall be subject to income tax. Yun yung, balikan natin. Okay. Balikan natin, ha. Ito yun. Yung 300,000 and 400,000. Okay, kasi nga, sabi natin, from July 31 kasi, actually, siya ay isa ng resident citizen. Kaya, lahat ng income niya, whether ito ay galing sa Pilipinas, galing sa abroad, ay taxable. So, itong dalawa na yun. Kaya, 700,000. Okay. Tuloy natin. Problem 2. Bicoy left the Philippines on July 1, 2018. Bakit? Tugo. Teka, tanong muna. How much gross income is subject to tax? Okay. Left the Philippines on July 1 to go abroad and work there for 2 years. Okay, so magtatrabaho doon. The following data were provided for 2018. Kung saan, kalagitnaan ng taon ay umalis siya para magtrabaho abroad. Assumption, 40% of gross income were derived abroad. Sabihin, 40% ng 600 galing abroad, 40% ng 400 ay galing abroad. From January 1 to June 30, meron siyang income, total income of 600,000. And from July 1 to December 31, 400,000. Oh, tanong ulit, how much gross income is subject to tax? Okay. From January to June 30, yan, pag-isipan mo, ano mga classification niya? Siya isang resident citizen, tama? Pag resident citizen, nurul na din, taxable on worldwide income. Pagsapit ng pagsapit ng July 1 or pagdating ng July 1, yun ay umalis siya, no? Kaklasify na siya as a non-resident citizen. Ang itatax na lang sa kanya is yung income from within. Within. So, hindi yung buong 400 yan, tama? So, magkano lang yan? Ang total answer natin is 840,000. Paano yun? Yung buong 600 tapos yung 60% ng 400,000. Okay? Bakit? The taxpayer is considered a non-resident citizen from July 1, 2018. Therefore, only his income from within the Philippines is subject to income tax. Yun nga yung 60% kasi yung 40% galing foreign. Okay. Next one. Dito, baliktarin naman natin ang scenario. Paano baliktad? Ang tanong pa rin is, how much gross income is subject to tax? Bicoy arrived. O yun, kaya baliktad. Dumating sa Pilipinas on July 1, 2018 after working in abroad for 2 years. The following data were provided for 2018 na ganoon pa rin. 40% daw ng gross income were derived abroad. Pati yung data, ganoon pa rin. 600,000 and 400,000. Okay, review lang natin bago natin i-review yung answer. Si Bicoy from January 1 to June 30 ay ano classification niya? Siya ay isang non-resident citizen. Tama? At taxable lang siya sa kanyang income from the Philippines. So, pag-isipan mo na kung ilang percent dito yan. Pagdating ng July 1 hanggang sa dulo ng taxable year or December 31, 2018, ang classification na Bicoy kasi may intention na siya dito na magstay. Probably, ano? In fact, nakakaroon siya ng income hanggang December 31 dito. Okay, at wala naman sinabi sa problem na siya ay bumalik. Parang ganun. Okay, so from July 1 to December 31, ang classification na is a resident citizen. Tama? Therefore, ang sagot natin sa problem is 760,000. Paano yun? 600,000 times 60%. Kasi nga, from January to June 30, ang classification pa lang niya is a non-resident citizen. Taxable lang siya dun sa from within, yung 60% yun, no? 600. Plus, yung buong 400,000. Bakit? Balik natin, ha? Para mas maintindihan mo.
For this period, siya ay isang non-resident citizen. Kaya kukuhanin lang natin dito is yung 60%. Yung hindi galing abroad. 40 kasi galing abroad. 60 galing Pilipinas. So, yun ang kinuha natin. Pero from July 1 to December 31, yung buong 400,000 na to is taxable na. Bakit? Eh, isa na siyang resident citizen. Okay. Tuloy natin. Problem 4. Yan, ito ay isang adapted problem from the book of Sir Tabag and Sir Garcia, yung kanilang income taxation, 2019 edition. O, maganda rin yan. Book na yan. Okay, nakalagay doon, an individual taxpayer provided the following information for 2018. This time, ang mga data, pansinin mo, gross income, Philippines, 5 million. Ito na yung from abroad, gross income, Canada, 2 million. Gross business income, Singapore, 1 million. At meron mga expenses. Business expense sa Philippines, 3 million. So, yung 5 million, may gastos pa na 3 million. Parang ganun yan. Sa Canada, meron expense na 1 million. At sa Singapore, 500,000. Ang requirement, compute taxable income. 5 cases yung pinakita doon. Case 1, resident citizen. Case 2, non-resident citizen. Case 3, resident alien. Case 4, paano kapag non-resident alien engaged in trader business? At yung panghuli, yung non-resident alien not engaged in trader business. Okay, so sagutin natin yung number 1. Kapag isang resident citizen, ano rule natin? Taxable on worldwide income. The rest on income from the Philippines. So ang gagawin natin dito basically is pag-minusin natin yung income sa expense. Kagaya nito, 5 million less 3 million. So, ganun yan, ano? Okay? Ganun din sa... So, 5 minus 3, 2 million. No? Tandaan nyo, 2 million Philippines. Sa Canada naman, 2 million minus 1, 1 million. Sa Singapore, 1 million minus 500. So, 2 million. Pala yung net income dito, parang ganun. 2 million sa Philippines. Sa Canada is 1 million. At sa Singapore, 500,000. Tanong na una, what if non-resident citizen siya? Sagot, 3,500,000. Bakit? Ang resident citizens ay taxable on worldwide income. Eh, saan ba nakuha sir yung 3,500,000? Yun yung 2 million net income from the Philippines or taxable income from the Philippines. Tapos yun sa Canada na 1 million. Magana na yun. 3 million plus yung panghuli taxable income galing Singapore na 500,000. Okay, tanging resident citizen lang ang taxable worldwide. Matanda natin yan. Kaya sa case 2, ang sagot na lang natin sa case 2 is 2 million. Yun yung 5 million less 3 million. Yan lang yung sa data na ng Philippines. Bakit? Non-resident citizen sa taxable from their income from within the Philippines only. E paano naman sa case 3? Resident alien. Ang sagot pa rin natin is 2 million. Why? Resident aliens are taxable from their income within the Philippines only. Okay. E paano naman yung kasunod? Case 4. Sa case 4, 2 million pa din. Non-resident aliens engaged in trade or business are taxable from their income within the Philippines. So, magkakamukha yung non-resident citizen, resident alien, tsaka itong kasunod, non-resident alien engaged in trade or business. E paano yung panghuli? Not engaged in trade or business. Ano sagot natin? Ang sagot nyo? Okay. The correct answer is 5 million. At hindi 2 million. Okay. Bakit? Ito ang basihan natin. According to Section 25B of our tax code, there shall be levied, collected, and paid for each taxable year upon the entire income. Ayan na. Upon the entire income, 5 million without deducting the expense.
received from all sources within the Philippines by every non-resident alien individual not engaged in trade or business within the Philippines, kagaya ng interest, cash dividend or property dividend, rents, salaries, wages, premiums, annuities, compensation, remuneration, etc. Ang sabi dito, subject sa tax equal to 25% of such income. Ano yung tinutukoy na income? The entire income. The gross income, which is 5 million. Oh, di ba? Nadali ka ba doon? Okay. So, tandaan natin yan, ha? Tuloy natin. Sa huli, so, pag-usapan natin yung taxability ng mga individual taxpayers para ito yung mga abag ninyo sa next video natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, isang individual taxpayer, so mag-focus muna tayo sa resident citizen, parang ganyan, ay pwedeng isang self-employed o kaya isang professional. Pwede rin isang empleyado or employed. At pwede rin namang mixed income earner. Ang tanong ngayon, paano itatax yung mga yan? Okay, so ganito yan. Ang isang self-employed or professional, actually, or generally, may choice yan. Ha? General rule lang ito. Hindi ba ito yung pinaka-rule? To be taxed at regular income tax. Yung ano yan? Sa part 2. O kaya naman, kung gusto niya, ma-tax siya sa 8% special income tax rate. May option ng isang negosyante or self-employed or professional. Pero gaya na sabi ko, hindi laging available yung 8% option. Mag-uusapan natin yan sa part 2. Abangan niyo yan, ha? Pag naman employed, walang ibang choice yan kundi matax using the regular income tax scheme. Yung ano yon? Sa part 2, part 3, part 4. Mababanggit natin lahat yung regular income tax for individual taxpayer. Pero let me remind you, hindi ito kagaya ng corporation na times 30%. Hindi siya ganon. Okay? Bilang hint lang, dito gagamit tayo ng income tax table. Ayan, ha? At pag mixed income earner, depende. Yung kanyang compensation income, yung kanyang sweldo, o kaya, syempre meron din siyang business income. Paano yan? Kaya nga siya mix, eh, no? Pag compensation income, regular income tax, kagaya ng isang employed, di ba? Pero pag business income, may maaring meron na namang option to be taxed at regular income tax rates or 8%. So, yan yung overview ng mga kasunod na topic na pag-uusapan natin. Okay? So, sana may natutunan kayo. At kung nabiting kayo, abangan nyo yung mga kasunod pa nating video. So, ayan, mga kapamilya, mga kapuso, nagustuhan nyo pa yung video natin. Sana marami kayong natutunan. Sana nag-enjoy kayo. Sana na-refresh yung isip nyo tungkol sa income taxation. Sa mga reviewers naman, sana kahit pa paano may napulot kayo. At kung nabitin pa kayo dyan, abangan nyo yung part 2, part 3, part 4 o kung hanggang anong part pa yung abutin itong individual income taxation. At sa huli, subscribe to my channel. Support lang guys. And thank you and see you on the next one.